Isang masaya, isang nakatutuwa, isang kwento ng kabutihan. Labis akong nagpapasalamat, of course, for the first time in my life. Ito ngayon ko naramdaman na ang kabutihan hindi na babayaran, hindi na hihingi. Kapag ikaw ay marumi, ikaw ay pulubi, ikaw ay walang bait, parang worse na worse, wala kang karapatang mabuhay sa mundo. At ito ngayon, yung sinasabihan ninyo po, unti-unti na pong gumagaling. Marami siyang beses pasalamat sa akin. Yung kiss that I was really surprised, that was early morning after breakfast. That kiss also fuels me. It's not only me helping her, but she helped me somehow. Ano mo sasabi mo? Bibigyan ka daw ni Moily. Ano mo sabi mo kay Moily? Tayong apat. Ha? Lima. At dahil lima, naiwalit ko nga. Brandy, hi! Kumusta ka? Nakakapagsalita na, diretso na, maayos na, pero unti-unti. Kumbaga ay muling nabubuhay, muling nagkakaroon ng kulay, ang isang Brandy Ayala. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Moily Alinio, ito ang Tundo. Bakbakan na to, maiinit na intriga, maiinit na chismis mula rito sa Cebu. Well, nandito tayo ngayon sa Mainin Hotel Suite na kung saan pupuntahan nga natin ang ating mga kakausapin mamaya. Lako, abangan kung sino-sino ang ating chichikahin ngayong araw na ito. Ako po si Moily Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa anumang panig ng mundo. Isang kakaibang vlog naman, itong ating ihahanda sa inyo. Isang vlog na kapupulutan ng aral. Magandang umaga, tanghali, gabi, kung anumang oras dumarating sa inyo ang aking YouTube channel. Mula sa Maynila, ang layo ng aming nilakbay, nagpunta kami rito sa Cebu City. At dito, nabigyang tuldo ang isang kwentong hindi namin akalain na may magandang kasunod. Isang story ng isang artista na nagkaroon ng problema mentally. Pero itong kausap na natin, kasama na natin ang isang Brandy Ayala. Of course, kasama rin natin si Mr. Lito Gruitt. Hello, Sir Lito. Hello. Hello, Moily. Thank you very much. At binigyan mo kami ng pagkakataon para maipakita namin yung ginagawa namin para sa kapwa, lalo na para kay ating kapatid. Kapatid ko sa industriya, kapatid natin sa industriya, mm-hmm, na si Brandy Ayala. Ano po ba yung BAI Foundation? BAI stands for Battle Against Ignorance Foundation. At ano po ang ginagawa nito? Yung ginagawa namin is nagsishare kami ng information tsaka awareness sa lahat ng tao tungkol sa mga bagay na nagkakamali sila sa pag-iisip, no, sa pag-aakala. Unang-una, lahat ng drug addict, iniisip nila na hopeless tsaka mga masasamang tao. Hindi naman yan totoo. Hindi naman yan totoo! Awatin ko muna dahil hindi ko pa napapakilala. Yung ikalawa, marami tayong alamin. Ano nga ba ang layunin ng BAI Foundation? Pero siyempre, ang katuwang ng BAI Foundation ay ang safe haven. Of course, kasama natin si Sir Emmanuel. Hello, good morning. Moily, welcome to Cebu. Welcome to BAI Foundation Safe Haven. In behalf of our President, salamat sa pagpunta dito. Ano ba ang safe haven po? Treatment facility helping those who are suffering from addiction with behavioral issues. Yung tulungan natin sila mag-recover para maging productive ulit sa community. Kausapin naman natin si Coach Nanette. Hello, Coach. Hello. Ano naman po ang ginagawa ninyo bilang coach? At Safe Haven, I am one of the female life coach. I'm life coaching, female, those who are who needs love and care and guidance, and the most important thing that I could give is the passion in me. I'll give it to them. Medyo mabigat, mainit ang usaping drug addiction, kaya gagawin nating lights yan. Ayoko naman yung problema.
Gusto ko masaya. Dahil ang pinunta ko rito ay napakasayang kwento na kung saan ang isang Brandy Ayala na minsan isang panahon na wala sa kanyang katinuan, ngayon unting-unting bumabalik na. Sir Lito, ano ang naging bahagi ng Bay Foundation sa buhay ng isang Brandy Ayala? Actually, kami, tumutulong din kami sa mga taong pinabayaan ng society, no? Pinabayaan na ng mga magulang, tapos pinagtataboy na ng mga taon, baliwala na sila. Ang aming advokasya kasi, parang kailangan namin bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng isang magandang buhay rin. Ngayon, dahil sa vlog ng isang Morley Alinio tungkol sa mga kakaawang pangyayari sa buhay ni Randy, napunta sa isipan namin kung bakit magtulong-tulong Safe Haven, Bay Foundation, tsaka Morley para gawan ng paraan para ma-rescue natin si Brandy daling sa Cebu para gagamutin siya, mamahalin siya, aalagaan siya. Ayun, nagawa natin ang paraan. Salamat sa Diyos. Because of our cooperation, nandito na siya ngayon sa atin. Sir Emmanuel, ano naman ang naging bahagi sa buhay ng Safe Haven kay Brandy Ayala? Una sa lahat, napasalamat talaga ako sa iyo. Dahil hindi sa iyo, walang Brandy Ayala ngayon na nag-recover. Sabi kasi ni Bro Lito Gruet na tulungan natin si Brandy Ayala kasi dating kasama niya, artista din. So we talked to Ronnie, yung President, tinignan natin sa YouTube nung vlog mo, sabi namin kawawa naman. We rescued her and then brought her to Safe Haven. Then doon nag-start yung medical niya, medical assessment, yung mga spirituality program o mga therapy, psychoeducation. And with the help of her coach na si Dita Nanette, ito na ngayon si Brandy. And most of all, yung guidance talaga ni Lord. Dapat makasentro talaga si Lord. Kasi kung nandyan si Lord, walang imposible. Isa lang si Brandy sa marami nating natulungan. Hindi lang si Brandy, marami tayong natulungan na nabagong buhay. Coach Nanette, ano naman po ang naging bahagi ng inyong buhay sa isang Brandy Ayala? When I first met her, there was something na magnet and then she smiled at me kasi sabi nila nung nagdala dito, bihira siya makipag-usap. That first moment, that sweet moment, and then from there, we have something attraction and then alliance. Daily engage with her, kumustahin, tapos all the love and care. And then a listening ear with compassion. That love, really the foundation of what I'm doing to everyone in the facility. And with her, I even was surprised one day, she kissed me! Diba? Hinalingdan mo ako? Pero sa totoo lang, maraming pinagdaanan ang Safe Haven at ang Bay Foundation bago nila nakuha at bago nila napanatili ang kabutihan, kaayusan ng isang Brandy Ayala. Tanong ko muna bago natin pag-usapan at kausapin si Brandy. Sir Lito, paano ang ginawa ninyo dahil mula sa pagiging worst na napanood naman natin? And thank you so much sa lahat po na sumuporta ng unang vlog na ginawa ko dito kay Brandy Ayala. Sobrang salamat po sa inyo. At yung mga hiniling po ninyo na sana'y matulungan si Brandy, eto na po yun. Nangingilabot po ako. Sobrang nangingilabot ako kasi hindi ko sukat akalain na yung isang taong worst na sinasabi nila, sana mamatay na. Ay eto, buhay na buhay. Maayos ang katawan at unti-unti na nakaka-recover. Sir Lito, ano po yung ginawa ninyo kay Brandy? At napakabilis ng kanyang recovery. Ang ginagawa kasi namin, yung tungkulin kasi ng Bay Foundation ay nag-raise ng mga funds, no, para makatulong sa tao tulad ni Brandy ngayon. Ang ginagawa namin that after meron kami na-rescue, pinapasa namin dito sa Safe Haven na sila ang may facility, sila ang may mga doktor, mga coaches, meron sila yung mga nurses, mga psycho-educators, mga occupational therapists. So, isang komunidad siya ng recovery na nagtutulong-tulong din sa amin. So unti-unti, nakatutok sila dito kay Brandy mula sa physical niya tsaka sa psychological niya. So alam naman natin na kung saan siya galing, nakakaawa talaga, pero binabalik namin unti-unti ang pag-iisip niya, tapos binabalik namin ang kagandahan niya at saka yung dignidad niya. Minsan pinapakita na namin ng picture, hindi niya makikilala yung sarili niya eh. Sir Emmanuel, tulad ng dapat asahan, ang Safe Haven ay hindi lang si Brandy Ayala. Kay Brandy, focus tayo. Ano po yung mga prosesong ginawa niyo sa kanya? May doktor bang tumingin sa kanya? Meron ba nag-asikaso sa kanya ng personal? Meron talaga. At first, nag-ask na ng help sa mga medical team. So, nandyan yung psychiatrist, psychologist, OT, social worker, lahat-lahat. Psychometrician, life coach, holistic. Dapat should be mind, body, and spirit. At saka yung number one yung spirituality. With them collaborating, ito na yung resulta. Hindi lang isang araw. Every single day, we do counseling. We check Ate Brandy, then yung, of course, yung mga gamot din, laking tulong din. Saka yung guidance ng coach. Kasi without yung compassion and guidance na heartily, it's impossible. So, yun po, holistic approach. Sir Eman, ano po ang saktong kalagayan, itsura nitong si Brandy Ayala nang
dalhin po siya sa safe haven. Sabihin ko na lang yung totoo, no? Opo. Parang street dweller, medyo marumi, parang napabayaan talaga. But we believe that someday magiging maayos si Brandy kasi dating artista eh, maganda. Kahit sabi ng iba na wala na yung pag-asa, sana makatay na lang, sabi ng iba. But we didn't believe on that. Even you, hindi ka na naniwala dyan. Ito na ngayon. Mangiyak-ngiyak po ako nang una kong makita si Brandy sa pag-apa ko dito sa safe haven. Gusto ko naman kong tanungin, yung taong naging bahagi po ng araw-araw na pamumuhay ni Brandy Ayala mula sa pagdating niya sa safe haven hanggang sa kasalukuyang kausap po natin siya. Si Ma'am Nanette, nung dumating po si Brandy, ano po yung nakita niya sa kanya? Kwento po natin sa ating mga viewers and listeners. Gaano ba siya? Takot ba siya sa tao? Marumi ba siya? Ano po? Actually, when she arrived sa safe haven sa facility, malilis naman siya. Pero yung facial expression niya, parang lutang. At saka yung may ear, parang aloof siya to talk to anyone like that. Good thing is, we first met, there's really something, an alliance. Then she smiled and then hold my hands and then we walk. And then parang hindi na siya natakot. When the companion went back home, siya na lang ang naiwan. Ano talaga siya? Yung palingon-lingon. But when I talk to her, mabait siya. No resistance in anything. But at first, piling-pili siya makipag-usap. So pinipili niya yung mga kakausapin niya? Yes, at first. Even during mealtime, somebody else would say, oh, mealtime, ayaw. Even when we singin, minsan, I told somebody else, please wake her up. Ayaw niya, ayaw. I must go there. Later on, unti-unti, ano na siya, yung roommate niya. Tapos yung fellow clients in the facility, even nighttime or afternoon, ano siya sa circle. Yung ganon. I saw her one time during a rosary. She was in the group. Mahilig siya manood ng TV. Tapos yung exercise, very cooperative. Para sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, nakikipag-usap si Brandy Ayala. Pero hindi ganun katagal at hindi ganun kahaba. Pero kung meron man siyang gustong kausapin at gusto siyang makasama, si Coach Nanette yun. Kaya ibibigay natin kay Coach Nanette ang ating recording na marinig natin ang boses po ni Brandy Ayala. Brandy, hi! Kumusta ka? Mabuti po. Yay! Saan ka ngayon? Dito, sa tabi mo po. Sabi, dito ako sa tabi mo po. Masaya ka ba? Samantalang masaya. Samantalang masaya. Kung may bibisita sa'yo, sino ang gusto mong bumisita sa'yo? Mga kapatid ko. Kapatid. May itatanong ako sa'yo. Saan mo gusto pumasyal? Kinadulat. Oh, yun! Kapatid niya! Gusto mo pa bang mag-artista? Nakakapagsalita na, diretso na, maayos na, pero unti-unti, kumbaga ay muling nabubuhay, muling nagkakaroon ng kulay, ang isang Brandy Ayala na dati-rati ay worse na worse. Ma'am Nanette, alam niyo, gusto kong umiyak. Tuwang-tuwa ako dahil hindi ko sukat akalain na ang isang taong hinahabol-habol ko lang noon ay eto na ngayon. Ma'am Nanette, itali nga natin, ano-ano po yung mga daily routine niya? By 6:30 or 7 o'clock, it'd be breakfast and then I would wake her up and then a little time of, musta tulog mo? Ganon. So that would be 7 o'clock before breakfast. May ano na siya, may denture na. I would let her clean the dentures and then I would let her put it on by herself. Then before we eat, sabi ng dentist, kailangan i-wear. After that, syempre maliligo. After ng maligo, pag-dress up na siya. And then me as coach, also being told by the PT how to handle like yung bosses niya, paano malabas. After that, writing or coloring like that. Pag may activity, nanonood naman siya ng basketball, gano'n, nanonood siya. Mapilikula nanonood pa rin siya, hindi? Yung TV, pag may showing o nag-movie, nanonood. Pero because of the medicine, natutulog. Ano naman po yung kinakain niya? Ano yung mga paboritong pagkain niya? Hindi naman siya mapili. Kumakain siya ng, yung breakfast is yung hot dog, chorizo, itlog, di ba, no? Kumakain siya ng gulay. Bran, anong ulam mo kaninang umaga? Ginisang toge. Ginisang toge. Ano masasabi mo sa mga taong nagmamahal sa'yo? Ayun. Anong masasabi mo sa mga taong... Dati yun. Dati. Pero ngayon may mga nagmamahal pa rin sa'yo. Sabi niya lang, kakapay, hindi masakit siya. Sabi niya, when you say maraming nagmamahal sa'yo, kapatid niya, tinuturing siyang kapatid. Alam po ba ninyo kasi si Brandy ay unti-unti na po siyang gumagaling. Pero bibigyan na natin siya ng pagkakataon at hindi na muna natin siya kakausapin. Ang ating bibigyan atensyon ay yung mga nag-aalaga sa kanila. Sir, dito, marami ang kinilabutan. Marami ang natuwa dito sa unti-unting pagaling ni Brandy Ayala.
Gusto ko lang pong itanong, sir, dito. Kasi by Foundation at Safe Haven, maraming natutulungan. Pero nangangailangan din kayo ng tulong para tulungan yung mga taong higit na nangangailangan. Yung ginagawa namin, hindi madali kasi kailangan may compassion talaga. Hindi madali mag-alaga at saka ma-sustain taong tulad ni Randy, no? So, meron na kaming mga na-rescue at tinutulungan. Ngayon, dahil mahirap pa yung trabaho nito, kailangan may puso talaga. At ako naman, nalaman ko, dito ako nilagay ng Panginoon. Alam ko kasi nailigtas niya na rin ako sa droga. At pangsamantala daw sa time na tumira rin ako sa kalye. Kaya nagkalkal din ako ng basura, hanap ng pagkain, doon ako nagtutulong sa Luneta, sa Rojas Boulevard. So, parang meron akong konting experience sa mga buhay ng mga taong na siyempre sa aking pamandalian lang dahil sa panahon sa droga, no? Pero para sa akin kasi, alam ko na itong mga taong pinapabayaan ng lipunan, kailangan ng tulong. Pwede naman silang bigyan ng mas magandang buhay. Totoo. Pwede lang. Tulad ng ginagawa natin kay Brandy, isa lang siyang halimbawa. Ngayon, kailangan din namin ng tulong kasi as much as we want to save everyone, limitado lang yung funding namin at kailangan talaga namin na suporta ng taong bayan. Lalo na kay Brandy rin, we're trying our best to give her what she needs. Hindi po madali mag-alaga ng isang tao na rescue namin. Kasi ang gamot lang nila, gamot sa antipsychotic, napakamahal. Then pagkain nila, buti na nandyan yung safe haven kasi tumutulong sila sa shelter tsaka sa mga facilities. Kami naman, we take care of their food, take care of their medication, we take care of their personal necessities. At sa ngayon, wala pa kaming malaking donor sa amin. Talagang gapang. Hirap ano? Mahirap. Hirap? Alam mo yun, di ba? Hirap mag-solicit. Hirap talaga. So, sa akin naman, I know that there are a lot of good people out there. Alam niyo naman yung Bay Foundation, legitimate naman siya kasi we are SEC-registered at registered by the city government. Sana tulungan niyo po kami para, hindi lang para kay Brandy, pero para sa ibang tao na pinabayaan na ang tingin kasi ng tao sa kanila na patakom na. Alam ko na mayroon talagang pag-asa kasi kami ni Brother Eman, galing din kami sa buhay ng addiction. At marami din nagsabi sa amin na wala na kaming kwenta, wala nang pag-asa. Pero nandito kami ngayon. First hand, living proof na kaya magbago. Bilang yung magbago, pero kayang igitan pa ang pagbabago tulad ng pagtutulong sa ibang tao. Na sa tingin namin talagang ito yung purpose ni Lord kung bakit nilagay kami sa ganitong sitwasyon. So we need po your support. Please, kung meron kayong konting may tulong dyan, inform nyo lang si Kapatid Morley or you can message us directly. Sa mga tao po, sa pambansa, mga kaibigan natin sa showbiz, non-showbiz, politician, paano makakatulong yung mga taong gustong tumulong sa Bay Foundation at sa Safe Haven? Meron po kung ipapasa sa inyo na parang donation portal kung saan pwede mag-deposit aming PNB account or sa GCash. Tapos meron yung corresponding resibo. Kasi BIR registered kami, mag-i-issue kami ng resibo sa lahat ng mga mag-donate. Sir Eman, ilan na po sa kasalukuyan ang mga tinutulungan po ninyong mga pasyente? Parang hindi ko na mabilang. Like, super siguro hundreds. Marami na rin. Marami na rin na mga people suffering from addiction, na ano sa lansangan, from Luzon, besides ang Mindanao. Hindi lang Cebu. Kasi kami, dumaan kami sa mga taong ginudge kami, na wala ng pag-asa. That's why we are so passionate. But we cannot do it alone. Hindi namin kaya na kami lang. Kaya namin, pero konti lang yung matutulungan. Pero kung may tutulong sa amin, like you, marami tayong matutulungan. Kapag mabuti ang dinaraanan, kapag kabutihan ang gagawin sa kababayan, maraming puso ang nagbubukas para magbigay ng kanilang donasyon sa mga ganitong sitwasyon. Gusto ko lang pong malaman at matanong na rin po sa inyo, Sir Lito, bilang sa mga tumusuporta at nagmamahal sa mga katulad ni Brandy, ano po ba ang higit na kailangan ng mga pasyenteng tulad nila? Kailangan talaga lang nila ng pagmamahal. Kasi, yun nga, what a little love can do. Kung susubaybayan ninyo yung nakaraan nila, di naman nila choice na umabot sila sa ganyang sitwasyon na kakaproblema sa pag-iisip, palaboy-laboy nilang sila, at saka parang patapon na nga yung buhay. No? Iulitin ko yung word. Patapon. Muna talaga, parang wala nang pag-asa. Higit sa lahat, kahit anong klaseng tulong ibibigay, pag wala silang nararamdaman na tunay na pagmamahal, hindi sila magbabago. Tulad din sa amin, sa recovery din sa addiction namin, kahit anong programa adaan nyo namin, isusubo nyo sa amin yan lahat-lahat. Pag wala kang naramdaman na mayroong nagmamahal sa amin, eh talagang mahirap magbago. So, kailangan lang talaga sa pasilidad na mayroong tender loving care talaga. Yun na naman binibigay ni Ma'am Nanet. So, pag mayroong maramdaman si Brandy ng kahit konting pagmamahal, yan ang umpisa sa pagbabago niya. Kasi sa labas, parang walang nagmamahal sa kanina eh. Parang ano, ang dumi ninyo, ano, parang natatakot sila, parang di ba? Ang lalim!
Tagos hanggang puso. Totoo naman, kapag ikaw ay marumi, ikaw ay bulubi, ikaw ay walang bait, parang worse na worse. Wala kang karapatang mabuhay sa mundo. At noon nga, narinig natin ang maraming sinabi ng mga kababayan ni Brady sa Pritid. Sana namatay na siya. At ito ngayon, yung sinasabihan ninyo po, maayos, maganda. Unti-unti na pong gumagaling. Ma'am Nanit, ano po ang feeling ninyo para kay Brady ngayon? Fulfilled, like, ano kasi ako eh, pag when I give it all, and what I have, I will share it. And that's the love that I have, and we all have that, from the one up, and then that's what I'm sharing. Yun ang pinaka-foundation ko in everything I do, I think, and I say. That's why I was so happy and so grateful when Brandy kissed me. I was really surprised. So, when she kissed me, ayah, nakuha niya yung love, yung ganun ba? It was being confirmed that, ayun, iba, Bran? Kailan po kayo unang hinalikan niya? Magpasalamat sa iyo. Marami siyang beses pasalamat sa akin. Yung kiss that I was really surprised, that was early morning after breakfast, and that was a month after, kasi mag-performance na siya. That kiss also fuels me, feeling in that my all flask burning and serve and love. It's not only me helping her, but she helped me somehow. Oh! Yes! That's true. Diba, Bran? When I put on the credentials, sabi niya, maraming salamat, maraming salamat. She's really grateful, no? Maraming salamat! Masasabi na kaya yung maraming salamat? Maraming salamat! Maraming salamat! Ayan! Magandang buhay! Magandang buhay! Ayon! Kanina nga umaga, just to share with you this morning, she's the one who chooses her dress. Even one time, yung pumunta kami sa Ukay-Ukay, kasi sabi ko, yung pants niya, lumalaki na kasi siya, yung tumataba na siya, hindi na masarado. Punta tayo doon. And she chooses shorts. And then, even the choice of colors, she want a bold color, like green. Oh, bakit green? Sabi ko, para ako mama ba na, huwag yan anak, parang ganun. So, I gave her another color. And then, to saan dyan? She's very consistent. She knows really what she wants. When we arrived sa Ukay-Ukay, green blouse pa rin. Diba? Anong paboritong kulay mo? White. White? So, gusto mo ito? Yun, gusto mo? Tsaka nagbili siya ng isang white blouse at tsaka yung shorts. Kailangan may nagsasa puting damit. Oo. Oh. Iiwanan ko siya ng pambiling puting damit. Oh. May pambili ka ng puting damit. Ano mong sasabi mo? Bibigyan ka daw ni Morley. Ano mong sabi mo kay Morley? Tayong apat. Tayong apat? Ha? Hindi lang daw siya, lima. Hindi lang siya. At dahil lima, naiwalit ko nga mo. Naiwalit ko. Bibigyan ko si Brandy ng pambili ng damit. Nakatutok talaga siya, oh. Brandy. Oh, pambili mo ng damit. Wow! Anong sasabihin mo kay Morley? Binigyan ka, anong sasabihin mo? Bigay ko sa iyo yan. Pambili mo ng damit. Thank you! Yay! Isang masaya, isang nakatutuwa, isang kwento ng kabutihan, isang kwento ng pagligtas sa isang tao mula sa kanyang pagiging worse, paikot-ikot sa daan na marumi ang katawan, wala sa katinuan, patungo sa isang buhay na may kabuluhan. Labis akong nagpapasalamat, of course, for the first time in my life. Ito ngayon ko naramdaman na ang kabutihan hindi na babayaran, hindi na hihingi, hindi na nanak. Galing sa puso ng sino mang nagmamahal sa kanyang kapwa. Gusto kong magpasalamat ng higit sa lahat sa Bay Foundation, Mr. Lito Gruen. Nais ko rin magpasalamat sa isang bahay, kupkupan ng mga taong higit na nangangailangan, Safe Heaven. Ito po ang dalawang pundasyon kung bakit nakakausap natin ngayon ang dating Brandy Ayala na noon ay wala sa kanila. Sobrang salamat sa inyo. You're welcome. Salamat sa Panginoon talaga. Kaya po sa mga minamahal kong listeners, viewers, tulungan po natin ang Bay Foundation at ang Safe Heaven. Sila po yung tumutulong sa mga taong higit na nangangailangan. Maraming salamat po! Thank you so much, sir. Thank you sa iyo. Thank you sa iyo. Ikaw talaga. Salamat sa iyo, Emma. Thank you, thank you. Napakasaya, grabe. Mula rito sa Cebu City, ako
po si Morley Alinyo na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabuhay ka sa panlalim na mundo! Yan na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinyo, ito ang Tundo.